Okay, another very popular verse na madalas po nating naririnig and mostly hindi po natin nauunawaan, no? That's why ang sabi ko po, makipag-aralan po tayo, patuloy tayo magbasa ng Bible, at kung magbabasa po tayo ng Bible, huwag tayong mag-i-stick sa isang talata lang. Titignan po natin yung naunang mga verses para malaman natin tungkol at patungkol saan nga po ba ang naturang mga talata. Okay, ito po yung matatagpuan po kasi ito sa Mark chapter 10 verse 31 na ang wika sa ESB Bible, ganitong sabi, ESB translation, "But many who are first will be last, and the last first." Okay. So, ang nakakalungkot po nito, yung iba, pinulot nila ito, tapos i-a-apply nila doon sa gusto nilang pag-applyan. Pero, ito pang gusto kong sabihin, pwede pong i-apply yan. Pero depende kung paano in-apply. Papaliwanag ko po. Para hindi po tayo magkaroon ng kalituhan, ganito po ang pagbabasa ng Biblia. Pag nabasa mo yung 31, make sure merong isa o dalawang verse pataas. O kung sinipag ka, basahin mo na yung whole chapter. Okay. Pero ito hindi na po kailangan kasi umpisan lang po natin sa 29 hanggang 31, makukuha na po natin yung konteksto. Ito po siya. Teka lang po, inaman kong kape. Mm-hmm. Masarap po magkape, no? So, thank you, Jesus. Umpisahan natin sa Mark chapter 10, verses 29 to 31. Okay, ito po siya. Jesus said, "Truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel, who will not receive 100-fold now in this time houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions, and in the age to come, eternal life. But many who are first will be last, and the last first." Kitang-kita po natin, umpisa pa lang po sa 29, sabi niya, walang mga tao na nag-iwan ng kanilang mga ari-arian, iniwan ng kanilang mga magulang, mga kapatid, for the sake of the gospel. Ito pala yung mga taong iniwan nila yung kanilang mga magulang for the sake of the gospel. Literal bang iniwan? Hindi. Ibig sabihin, mas priority pala ng mga taong ito ang gospel. Amen. And, ang mga taong ito, maski dito pa lang po sa lupa, i-reward na po tayo ng Panginoon. Kasi pag naglingkod ka sa Panginoon, alam po ninyo, ang Panginoon napaka-fair. Amen? Kung ang pagbabasihan kasi ang mundo, sa mundo, priority nila ang kanilang mga magulang, priority nila ang kanilang mga lupa, hindi po ba? Pero sa Christianity po kasi, kung naging Kristiyano ka na, ang priority mo talaga si Jesus Christ. Pero ibig ba sabihin, itsapwera ng mga magulang mo, mga lands mo? Hindi. Ibig sabihin nito, Jesus is your priority in everything. Amen. So ang context din po nito, pwede natin itong i-apply doon sa mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, kung titignan po natin mabuti, sila po ang unang tinawag ng Diyos, ng Panginoon. Pero nung isugo ang Mesiyas o isugo ang Panginoong Hesukristo, the God of Gods, you know, pumunta dito sa lupa para mamatay sa cross, nireject po nila. So yung mga Gentile, tayo po yon, ang mga Gentile na minamaliit na mga Hudyo, sila ngayon ang nauna doon sa salvation. Sapagkat nireject ito ng mga Jews, ang mga Gentile ngayon ang nakinabang ng salvation. Para sa akin yan ang mas magandang application po dito. Amen. So walang makikitang anything na pwede mong sabihin na, "Uy, para sa personal interpretation." Hindi pwede. Huh? Another thing, ganito, yung sa pagiging mainit, halimbawa, mainit sa Panginoon, dati mainit na mainit yan, ito hindi mainit. Tapos nakakilala kay Lord ito, mas naging mainit pa. Yung mga tipong ganon, pwede rin po yon. Kasi may kilala po akong ganyan, hindi dating mainit, ngayon mainit na.
binibiro ko pa, ama, nauhusan pa kami. Ayaw, hindi pong ganon. Siya ngayon na nauuna. Pero, pag Kristiyano ka, ito pong gusto ko pong sabihin sa inyo. Pantay-pantay po tayo sa mata ng Panginoon. Amen. Pantay-pantay tayo sa mata ng Panginoon. Pare-pareho po ang ating mga anointing. Amen. Lamang, binabanggit po talaga dito, for me, ang interpretation ko po rito, it's all about making Jesus your number one priority. Actually, Jesus Christ is not my number one. Jesus Christ is my only one. Kasi kung may number one ka, automatic may number two, may number three. No, hindi mo ile-level Jesus doon. Mas mataas, or should I say, walang katulad na idambana mo ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo. Priority natin siya. Amen? So, maraming pwedeng pag-applyan nito, this verse. Pero yung i-apply mo na para pang sarili mong interpretation, kasi marami po talagang gumagamit nito. At yun po ay hindi tayo a-agree. Kasi yung iba, ina-apply nila outside the context of the Bible or the word of the Lord Jesus Christ. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, iniimbitahan kitang mag-subscribe. I invite you to do so. Click the notification bell. Pag-share po itong video ganito. Sapagkat naniniwala po ako, kung mahilig kang mag-aral ng Biblia, imposibleng hindi mo matarget o hindi mo makakuha yung sinasabi niya. Again, ang tip ko lang po, huwag kang mag-stick sa isang verse. Yung preceding verse, basahin mo. At yung afterwards, yung susunod na verse. Pero kung sabi ko nga sinipag ka, basahin mo yung content ng buong chapter. Okay? Ganyan po ang pag-aral ng Bible para hindi po nagkakaroon ng kalituhan. Okay? Again, merong mga nahuhuli na mauuna. Di po ba? Tapos, meron pong tawag dito, mga nauuna na mahuhuli. Okay? Ang problema lang po iba, ginagamit ito outside the context of the Bible. Hindi po pwede yun. Dapat pag gagamitin mo ito, laging nasa context ng Bible. Laging nasa context ng Christianity. Amen? Kasi may gumagamit ito, ina-apply niya sa secular world, ina-apply niya sa business. I don't think so. Hindi magbabanggit ang Panginoon ng ganyan kung i-apply mo lang sa business mo, sa mga makamundo mong... Actually, meron po sa showbiz, sinasabi niya ganyan eh. Ang singer na si ganito, naungusan si gano, naging laos na. Wag! No way! No way! Hindi po dyan ina-apply ng Panginoon yan. Ina-apply niya to sa may kwentang bagay. Sa may katuturang bagay. Yan ang kanyang salita. Mag-iingat po kayo kung saan ginagamit ito. Oh. Uy, naunahan ka na. Nag-asawa na si ganoon. Yan, naunahan ka. Gagamitin to. No way. Huwag mong gagamitin yan doon. Hindi yan para dyan. Oh, first honor siya. Ngayon, second honor ka na lang. Naunahan ka niya. Pas gagamitin to. Kaya po sinasabi ko sa inyo. Don't do that. Jesus used this word to be applied only sa context ng sinasabi ng buong verse at ng buong Bible. Ingat po tayo. Okay? So, ganun po. Thank you. And Jesus truly loves us all.